So guys, narinig niyo na siguro ang pinakabagong SIM card ngayon dito sa Pilipinas. Ito ang GOMO SIM card. GOMO SIM card ay ang pinakabagong SIM card na pinagkakaguluhan ngayon dito sa Pilipinas. Bakit? Kasi nag-offer sila ng unlimited data. Yes, unlimited data yan guys. Baka tinatanong nyo kung magkano ang SIM card na ito. Ang price nito is 299 pesos pero naka-sale ito sa website nila at makukuha mo ito ng 199 pesos na lang. Pero guys, kung sa website kayo mag-order, walang cash on delivery doon. So, either debit card, credit card, or GCash. Kung cash on delivery gusto nyo, try nyo sa Lazada at Shopee. Ang GOMO SIM ay umaandar sa network ng Globe. So, ibig sabihin dito guys, kung malakas ang signal ng Globe sa area mo, sulit na sulit ito sa'yo. At 5G ready rin ang SIM card na to. So, ibig sabihin dito, ay makakagamit ka ng 5G kung 5G ready yung phone mo at merong 5G tower sa area na pinag-i-stayan mo. Pero kung wala guys, don't worry. I-offer nyo naman sa'yo ay 4G LTE which is mabilis pa din naman. Baka natatanong nyo kung paano nga magamitin itong GOMO SIM na ito. Una-una, kailangan mong i-download ang app sa Android at Apple Play Store. So kapag meron ka na ng app na ito, kailangan mo yung number nakasama nung SIM card, birthday, email address, at gagawin kanya ng account. Account mo, dito mo makikita yung remaining balance ng GOMO SIM mo. Ibig sabihin, naka-record dito yung data na nagagamit mo. At dito mo rin pwedeng gamitin na pan-text, pan-tawag yung data na meron ka. So, ibig sabihin guys, i-convert mo lang yung data para magamit mo sa text at calls. Meron siyang tatlong option na pagpipilian na makikita mo dito. So dyan yung mga packs na ino-offer ng GOMO SIM. Dito mo din pwedeng i-reload or pwedeng bumili ng bagong data. So kung bibili ka naman ng data, nandito yung price. Ito, 299 para sa bagong data na 25 gig ulit at 499 naman sa 25 gig plus 500 texts at 100 minutes of calls. So, totoo nga ba na hindi nag-expire ang GOMO SIM? So, binasa ko yung terms and conditions nila. Pakita ko rin dito. So, ang pagkakaintindi ko dito is mag-expire yung SIM card kapag wala kang active purchase within a year. So, ibig sabihin, yung data mo, ginamit mo lang na data. So, either bumili ka ng bagong load or i-convert mo yung data through calls or text para lang ma-register sa kanila na active yung SIM card mo. Ito nga pala guys, bago ko malimutan, bibili kayo ng load, kailangan mo pa rin dito ay GCash, debit card or credit card. Bye guys!